Mga kapuso, mula po rito sa GMA Integrated News Center, ihahatid ko po sa inyo ang mga pinakamaiinit na balita at impormasyon sa nakalipas na 24 oras. At live naman po rito sa Capitol Church, ihahatid ko sa inyo ang mga paganda sa pagdiriwang ng Nazareno ngayong taon. At ngayong First Friday ay ramdam na ng mga Hijos del Nazareno itong dagsa o bulto ng mga deboto na nagtutungo ngayon dito sa may Quiapo Church. Rehearsal ng araw para sa kanila itong pagdagsa ng mga deboto rito. Ang sistema sinusunod ngayon para makapasok dito sa loob ng Quiapo Church. Isa lang ang paraan para makapasok dito at ito ay sa pamamagitan ng pagpila sa Villalobos Street. Kanina, may mga lumapit sa bahagi ng Plaza Miranda pero pinigilan sila ng mga Hijos del Nazareno na makapasok dahil may mga nakapila nga mula pa kaninang umaga. Ito na rin daw ang susundin para sa pagdiriwang ng Nazareno 2023. Kapag hindi ka pumila sa Villalobos Street, hindi ka makakapasok sa loob ng simbahan. Kanina, umabot na sa ilalim ng Quezon Bridge ang pila pero umiikli naman ito. Dahil sa haba ng pila, may mga debotong piniling magsimba na lang sa labas ng Plaza Miranda kung saan naroon ang harang. Sapat na raw para sa kanila na masilayan ang simbahan ng Quiapo at ang replika ng buong itim na Nazareno na nasa itas na bahagi ng entrada ng simbahan. Narito ang payag ng ating mga nakausap na deboto at Hijos del Nazareno. Basta makarating ako dito para sa asawa ko. Na-depression siya noon. Kaya yung gumaling siya, iniwan ko siya sa bahay, ako lang. Kasi mahirapan siya maglakad. Kaya yung nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya lang po, hindi kayo makapasok dahil hindi daw kayo pumila. Okay lang, dito na lang ako. Basta makarating lang po. Yun na. Sinabi ko sa asawa ko, magsisimba ako sa Quiapo. Papasalamat sa kanya. Hindi para kundi makauna sa pagpasok. Ang nangyayari naman, yan nga, napupuno sila. Kawawa naman yung ibang nakapila. So, itong mga taong to, ayaw sumunod sa sistema ng simbahan. Ang gusto lang nila, makapasok sila kagad, makauwi sila kagad. Ganun din naman po yung mga nakapila. Yung iba po dyan, may mga trabaho rin. Nailaantay lang nila makapasok at makauwi na rin po, kaya makapagtrabaho sila. Ang nagiging sistema kasi ng iba dyan, nagiging makasarili. Ewan ko. Yung po, pinapakiusap namin para maging maayos yung sistema. Simple lang naman po kasi, yung pagsunod lang po nila sa sistema na hinihatag na simbahan, ay yung po ikakaayos ng lahat. Paalala po sa mga deboto ng itim na Nazareno, walang traslasyon pero may walk of faith para sa mga dadalo sa Lunes sa pagdiriwang ng Nazareno 2023. Narito po ang ruta. Magsisimula yan sa Quirino Grandstand, kakanan sa Katigbak, kaliwa sa Padre Burgos, pa Jones Bridge, kakanan ulit sa bandang Dasmariñas Street, kakanan pa Santa Cruz Street, kakaliwa naman pagdating ng Palangka Street, kaliwa sa Quezon Boulevard, kakanan naman sa Arlegue Street, tapos ay kakaliwa sa Picasal Street, kaliwa sa Concepcion Street, kakanan sa Carcer Street, kanan uli sa Hidalgo Street, at kaliwa naman sa Binibid Viejo Hill Puyat, at saka kakaliwa pagdating ng Guzman. Kanan po sa Hidalgo Street, kaliwa sa Quezon Boulevard, kanan sa Palangka, at kakanan muli sa Villalobos hanggang sa makarating sa Quiapo Church. Dumako naman tayo ngayon sa Quirino Grandstand kung saan gagawin ang pagpupugay sa itim na Nazareno simula bukas, Sabado. At naiulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra, kumusta ang mga paghahanda dyan? Rafi, inaasahan nga na mamaya, 12 midnight, ay pwede nang pumila yung ating mga kababayan para sa tinatawag na pagpupugay. Ito po yung kapalit nung dating pahalik. Pero Rafi, makikita mo sa aking likuran, hinahanda yung stage, pero wala pa po dito yung imahen ha, ng poong Nazareno. Iyan po secret, hindi natin na pwedeng sabihin kung kailan siya dadating dito. At ang official lamang na inaanunsyo po ng Quiapo Church ay pwede nang magsimulang pumila po mamayang 12 midnight. Ang mga paalala naman po ng Quiapo Church ay
ang mga alituntunin na dapat sundin dito ay kailangan maayos po ang pila, merong social distancing or physical distancing na tinatawag. At ihiwalay yung pila ng buntis, ng mga matatanda at ng mga PWD. Bawal humalik pero pwedeng humawak sa imahen ng Nazareno at ito po ay replika. Pwede naman pong makalapit o magpahid ng inyong mga panyo pero may magbabantay doon mismo sa pagitan ng tao at ng mga deboto dahil inaasahan din na baka may magtatangka na humalik. Talagang matindi ang pakiusap po ng Quiapo Church na sana wag pong magtangka na ganun dahil nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya at nais po nila na maging ligtas ang lahat ng debotong pupunta dito. Inaasahan po na mamaya sa pila ay meron pong naka-assign no, na magsasanitize sa inyo. So kailangan ng inyong kooperasyon bago kayo makapasok doon sa mismong lane papunta na sa imahen ay merong mag-i-spray ng mga sanitizer sa inyo at siguro sisiguruhin na kayo ay naka-mask. Ayan po at ito pong pagpupugay ay inaasahan na maglalast until the last hour ng January 9. Yan po ang sinasabi sa atin ng pamunuan ng Quiapo Church. At syempre po, ang pagsisimulan, ang kasunod po niyan ay ang pagsisimula naman po ng tinatawag na Walk of Faith. Pero alam naman natin na wala pong isasama na imahen dyan sa Walk of Faith. At ganun din, yung pong imahen na ilalagay dito na replica ng poong Nazareno ay hindi rin po daw gagalaw dito. At yung pagpunta rito at pag-alis ng replica na yan ay hindi inaanunsyo ng Quiapo Church. So yan po ang mga paalala nila. Hinihingi po ang kooperasyon ng lahat. Mag-mask, mag-sanitize, mag-observe ng physical distancing. At paalala rin po ng pamunuan na narito po ang mga deboto. Pumupunta po sila sa mga aktibidad kaugday sa kapistahan ng Poong Nazareno para magdasal at dinidiscourage ang pagdadala ng malalaking imahen ng Poong Nazareno. So yan muna, Raffy, ang pinakahuling ulat mula dito sa Quirino Grandstand. Raffy? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 635 kilometers sa kanluran ng Coron, Palawan. Gayunman, maging IM ready pa rin sa maulang panahon dahil sa pag-iral muli ng hanging amihan at shear line. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang malalakas na buhos sa ilang lugar. Umaga bukas, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Caraga at Davao Region at ilang panig ng Visayas, Quezon at Mimaropa Region. Sa bandang hapon, posible na rin po ang ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao, Northern at Southern Luzon. Sa Linggo ng umaga, uulanin muli ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at ilang panig ng Eastern Visayas, Bohol, Northern at Southern Luzon, Aurora at Quezon. Maging IM ready na ang iba pang bahagi ng Visayas sa pag-uulan pagdating ng hapon. Posible ring muli ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila ngayong araw. Unti-unti namang aayos ang lagay ng panahon sa Sabado't Linggo. Samantala, ibinabana ng korte ang desisyon sa kasong possession of illegal drugs laban kay Juanito Jose Remulla III. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki? Sa loob ng La Quinta City Jail, ang mga abogado ni Juanito Jose Remulla, yan yung anak ni Justice Secretary Boying Remulla, dinala nila kasi yung release order na in-issue ng korte matapos ng ipawalang sala ng Branch 197 ng Las Piñas Regional Trial Court si Remulla mula sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Not guilty ang verdict na ibinaba ni Judge Ricardo Moldes ng Branch 197 ng Las Piñas RTC dito nga sa kasong illegal possession of drugs. Ayon sa abogado ni Juanito Jose Remulla na si Attorney Perlito Campanilla, 2 points ang basis ng acquittal. Unang point, hindi na-establish na si Remulla ang nag-import ng nasa 900 grams ng kush
o high-grade marijuana. Dineliver daw yung package ng isang Kideya agent at nang ibinigay ang package, sinabi raw ni Remulia na hindi niya alam kung ano ang laman ng box. Initially raw ay ayaw pang tanggapin ni Remulia ang box dahil wala siyang ine-expect na package. At bago pa buksan ni Remulia ang package para malaman kung ano ang laman nito, pinusasa na siya. Ikalawa, na break daw yung chain of custody, sabi ng korte. May question daw dun sa chain of custody mula sa Customs Anti-Drug Task Force at Customs Examiner. At nang hawakan na ng Kideya yung mismong droga o yung mismong package ay hindi rin daw, may mga proseso rin daw na hindi nasunod. So ito ay batay pa lamang, Connie, sa interview sa abogado ni Remulia. At hindi rin kasi pinayagan ang mga media sa loob ng korte nang ibinabanga yung hatol. At dahil din sa COVID protocols, online din yung attendance ni Remulia. Kaya kahit si Remulia ay online din ang attendance nang ibaba yung verdict ng Branch 197. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Ngayon pala mga kapuso, ipaos na ang boses ng mga Hijos del Nazareno na nagsasaayos ng pila para sa mga gustong pumasok dito sa simbahan ng Quiapo dahil ito saan nila yung mga pasaway at ayaw pumila. Tuloy-tuloy naman ang pagpasok ng mga tao rito sa Plaza Miranda bago makapasok ng Quiapo Church. Sila yung mga pumila sa kahabaan ng Villalobos Street. Wala na yung mga nagtitinda rito kaya maluwag at solo talaga ng mga deboto ang mga kalye sa paligid ng simbahan na karaniwang puno ng mga nagtitinda at ng mga mamimili. Dry run ng araw ito para sa inaasahang triple pang bilang ng mga deboto na inaasahan simula bukas para sa pagdiriwang ng Nazareno 2023. Ayon sa Manila Police District, bagamat walang traslasyon, inaasahan nilang aabot pa rin ng milyon ang debotong magtutungo rito. Katunayan, mula bukas hanggang Linggo, inaasahang 5 milyong deboto raw ang dadagsa rito. Kaya kanina, paulit-ulit ang paalala ng mga Hijos del Nazareno na sumunod sa panuntunan ng mga debotong magtutungo rito para maging maayos ang pagdiriwang ng Nazareno 2023. Samantala, simula mamayang gabi, isasara ang ilang kalsada sa Maynila bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Nazareno 2023. Mamayang 10 p.m. hanggang January 9, sarado po ang Independence Road, Katigbak Drive, South Drive at North at Southbound Lanes ng Rojas Boulevard. Simula naman 7 p.m. bukas, January 7 hanggang January 9, sarado po ang North at Southbound Lanes ng Quezon Boulevard, West at Eastbound Lanes ng Espanya Boulevard, Evangelista Street, Raon Street, Paterno Street at Carriedo Street. Isasara rin sa parehong oras at petsa ang Palangka Street, Bustos Street, Northbound Lane ng Rizal Avenue at MacArthur Bridge, East at Westbound Lanes ng Recto Avenue at ang Nicanor Reyes Street. Inaabisuhan po ang mga motoristang apektado ng road closure na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. Sa punto pong ito'y alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon sa mga susunod na oras at ngayon pong weekend na may pagdiriwang pa naman ng Nazareno 2023. At makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Connie, season po ito. Magandang umaga po, Miss Connie. Ngayon pong lumabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang natitirang low pressure area. Saan pong direksyon na ang tinatahak nito sa mga oras na ito? Patuloy pong kumagalaw pakanluran or westward yung low pressure area na ating minomonitor kahapon. At kanina nga pong madaling araw ay lumabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Yes sir, meron pa ba tayong binabantayan o meron pa bang tsansa na maging bagyo pa ito? Yung papasok pa sa Philippine Area of Responsibility, kung meron pa ho? Sa ngayon po, wala na pa naman po tayong binabantay iba pang sama ng panahon and yung mga sama ng panahon na ating minomonitor sa labas ng ating PAR, nananatiling maliit pa rin yung chance na maging bagyo within the next 24 hours. I see. Ano po mga lugar sa bansa ang makakaranas pa rin po ng malalakas na pag-ulan ngayong araw? Kaninang alas 11 ng umaga ay nag-release po tayo ng weather advisory. Ito po ang shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang siyang magdadala ng mga pag-ulan. Moderate to heavy with the times intense rains ang posible nating maranasan sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, may hinang sa katamtaman na sa paminsan-minsan pag-ulan naman ating mararanasan dito sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, sa Quezon at sa Caraga. Kaysa mga nabanggitong lugar, maging alerto pa rin po tayo sa mga banta ng biglang pagbaha o pag-uho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Opo, itong weekend, ano ba ang maaasahan po nating panahon, lalo na dito sa Metro Manila, kung saan po magdiriwang nga ho, o magkakaroon ng pagdiriwang ng Nazareno?
Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy po itong nararanasan nating maaliwalas na panahon. Kung may mga pag-ulan man tayong asahan, ito po yung mga light rains o yung pag-ambon lamang. Inasahan rin natin yung bahagyang pagbaba ng temperatura dahil sa patuloy na pag-iral nitong northeast monsoon o hangin amihan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming weather update na yan. Maraming salamat po. Yan po naman si Mr. Dan Villamil ng Pag-asa. Bago ang pagsisimula ng pagdiriwang ng Nazareno 2023, ay nakikiusap na yung mga otoridad na huwag na magtungo rito ang mga senior citizen, lalo na yung mga may sakit pati yung mga bata. Huwag na raw makihalo sa buto ng mga deboto. Kanina, may mga nakausap na tayong mga deboto na ngayon paraw ay pinili magtungo rito para hindi makapagsisikan bukas at sa linggo. Ang 73 taong buro ni Lola Fe, matagal na raw deboto ng buong isip na Nazareno. Pagam na mahina na at marami nang hinihintang sakit, eh hindi raw niya pinalagpas ang magtungo rito sa Quiapo Church ngayong First Friday bilang bahagi ng kanyang panata. Malaki raw ang naging epekto ng pandemya sa kanya at kanyang pamilya. Kaya ang pagkakataong personal na makita ang buong itim na Nazareno at makapag-alay ng panalangin, eh malaking bagay anya. Si Rizalina Garcia naman, bagamat hindi pinayagan ng ibang kaanak, ipinilit pa rin makarating dito para personal na magdasal para sa kanyang ikagagaling sa sakit na cancer. Tulad ng maraming Pinoy, malaking dagok anya ang pandemya. Bukod sa nawala ng trabaho, nagkasakit pa siya. Bagong deboto lang daw siya sa buong itim na Nazareno at umaasang mabahaginan ng milagro ng kagalingan. Narito ang ating panayam kina Lola Fe at Rizalina. Matagal na po ako nagsisimba rito. Yung Biyernes, saka First Friday. Kaya hindi ko po makalimutan to kahit na masama pakiramdam ko. Pumupunta ako dito ng Pilip. Dahil pakiramdam ko pag uwi ko, lumalakas ang katawan ko. Ano sunod? May non-Hodgkin's lymphoma po kasi ako. Ngayon po, lagi po kami nagpupunta dito para manalangin na sana gumaling na po ako. Sinaon niyo po ngayon? Tamang-tama, ngayon po yung last chemo niyo, kanya? Opo, last chemo ko po ngayon, pang 8 session po. Ilang tulay sa Maynila ang daraanan ng Walk of Faith para sa pagdiriwang ng Nazareno 2023. Kaya nakahanda na rin po ang Philippine Coast Guard. Naka-heightened alert na sila bukas sa January 7 hanggang sa Lunes, January 9. Kasama sa mga tututukan ng PCG ang Jones, MacArthur, Quezon at ang Ayala Bridge. Magsasagawa rin sila ng safety and maritime security operations sa Pasig River at sa Manila Bay. Maglalabas ang PCG ng notice to Marines o Mariners para mas higpitan ang inspeksyon sa mga bangka at iba pang sasakyang pandagat habang papalapit ang pagdiriwang ng Nazareno. Magdideploy rin ang PCG ng daan-daang Coast Guard security personnel, medical team, K-9 units at explosive ordnance disposal specialist sa mga piling lugar sa Maynila. Samantala, naitala po nitong Nobyembre ang pinakamataas na employment rate simula po ng magka-COVID pandemic. Detalye po tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Bernadette Reyes. Tony, nabawasan ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho noong November 2022 base sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Naitala sa 4.2% ang unemployment rate noong Nobyembre 2022 o katumbas ng 2.18 million na walang trabaho. Mas mababa ito ng 65,000 kumpara noong Oktubre, pero tumaas naman ang underemployment o bilang ng mga naghahanap ng dagdag na trabaho o dagdag na oras ng trabaho. Naitala sa 488,000 ang underemployed o katumbas ng 14.4% na underemployment rate. Sa kabila ito ng ibinalita ng PSA na bumalik na sa pre-pandemic level ang labor force participation at naitala ang pinakamataas na employment rate mula ng mag-pandemic. Sa pinakahuling labor force survey, tinatayang nasa 49.7 million na mga Pilipino ang may trabaho. Samantala, sa mga naghahanap naman ng trabaho, ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General, maaaring magtuloy-tuloy ang pagdagdag ng mga pagkakataon na makapagtrabaho sa sektor ng manufacturing. Noong Nobyembre, nakapagtala ng dagdag na trabaho sa paggawa ng mga rattan at bamboo materials, iba't ibang food products tulad ng tsaa, soup at mga infant formula at mga bakery product. Connie, nandito tayo ngayon sa Dapita na kilalang bilihan ng mga handicraft. At dito nga, makakakita tayo ng mga in-export na mga materials nagawa sa bamboo kagaya nitong bamboo lamp at mga rattan na mga mat kagaya nito.
At kasama natin ngayon si Joel Fernando na isa rin dating walang trabaho pero nagkaroon ng oportunidad dito sa sektor ng manufacturing. Joel, live tayo ngayon sa Balitang Hali. Anong trabaho mo bago ka nagkaroon ng trabaho dito sa sektor ng manufacturing? Ako na sa restaurant ako dati. Sa restaurant ka dati. Paano ka naman napasok dito sa industry ng manufacturing? Kasi mamay kakilala po ako tapos naghanap rin ako ng trabaho. Namunis ako din sa trabaho ko dati. Sabi sa akin, gusto ko ng trabaho. Ano naman ang kahalagahan sa iyo na meron kang nahanap na trabaho sa gitna ng ngayon na maraming Pilipino ang underemployed o naghahanap pa rin ng mga dagdag na oras ng trabaho? Anong kahalagahan sa iyo na nakahanap ka ng trabaho sa sektor na to? Masaya naman, ma'am, kasi kailangan po din natin magtrabaho para pumita din may makain po sa pangarap. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joel Fernando. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Con. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Samantala, ikinatuwa po ni dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ang pag-absuelto ng palasyo sa kanya at sa iba pang miyembro ng Sugar Regulatory Board. Kaugnay po yan sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Matatanda ang nagbitiw si Sebastian at ilan pang opisyal matapos ilabas ang naturang order kaugnay po sa pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal, ngunit hindi raw otorisado ng Pangulo. Ayon kay Sebastian, dahil sa desisyon ng Malacanang, makaka-move forward na sila sa aniyay traumatic at challenging experience. Sabi naman ni dating Sugar Regulatory Board Member Attorney Roland Beltran na isa rin sa mga inimbestigahan, nagwagi ang katotohanan. Pinaninindigan din niyang inosente siya at ginawa niyang buong katapatan ang kanyang tungkulin. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang iba pang inimbestigahan na sina dating SRA Board Member Aurelio Valderrama at dating SRA Administrator Herman Hildo Serafica na pareho ring inabsuelto ng palasyo. Dati nang sinabi ni Serafica na umalis siya bilang tagapangasiwa ng SRA na malinis ang kanyang konsensya. Ayon sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, walang masamang intensyon sa paglalabas ng utos ang apat na dating opisyal at hindi raw nila alam na wala silang kapangyarihang gawin ito. Nagkaroon umano ng miscommunication na ang sanhi ay isang memorandum ni Nooy Executive Secretary Vic Rodriguez na nagbibigay ng dagdag tungkulin at kapangyarihan kay Sebastian bilang Undersecretary for Operations ng DA. Sinusubukan po ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si Rodriguez, ngunit hindi po siya sumasagot. Dito sa bagong mundo mo. Best director si Adolf Alex Jr. sa International Manhattan Film Festival sa US para ito sa kanyang pagdirect sa award-winning film na That Boy in the Dark kung saan bida ang Kapuso actor na si Joaquin Domagoso. Sa kanyang FB, nagpasalamat ang Kapuso director para sa itinuturing niyang panibagong blessing. Kwento ni Direk Adolf, hindi naging madali ang shooting nila sa pelikula dahil sa COVID restrictions. Medyo maraming restrictions. Dahil naka-lock-in po kayo, I think mas focused yung mga artista to be able to do their roles and at the same time yung production din. So it becomes easier for all of us to do a film like this. 20th anniversary na ng Sugar Free album na sa wakas. Bilang celebration, may upcoming gig ang singer-songwriter at frontman na si Ebe Dancel. Makakasama ni Ebe sa gig ang bandang Itchy Worms, Cheats at marami pang guest performers. Enjoy si Heart Evangelista sa kanyang family holiday break sa Japan. Kasama niya ang mister na si Senator Cheese Escudero at dalawang anak ng senador. Pinusuan ng netizens ang food trips ni Heart at napawaw sa kanyang iba't ibang winter holiday outfit. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik bansa kahapon si Pangulong Bongbong Marcos mula po sa kanyang state visit sa China. 14 na bilateral agreements ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Kabilang po sa mga napagkasunduan ang magtatag ng mekanismo sa komunikasyon sa mga maritime dispute. Iyan ay sa kabila ng sari-saring protestang inihain ng Pilipinas dahil sa harassment ng mga Chino sa mga Pilipinong mangingisda. Sabi ng Pangulo, isinumbong niya ang panghaharas sa mga Pilipinong mangingisda
Philippine Navy at Coast Guard sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Inimbitahan niya rin daw si Chinese President Xi Jinping na bumisita sa bansa. Matapos makakuha ng mataas na parangal sa Belgium nitong 2022, eh meron na namang pinaghahanda ang kompetisyon sa Europe ang Cebuano Ace Carter na si William John Riley Go. Ato pa siyang ilailahon sa Sports Bites hatid ni Luan Merondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Siya si William John Riley Go, 14 anyos lang, pero astig na sa larangan ng karting. Ang Cebuano Carter Prodigy nag-iwan ng marka sa Europa nitong 2021 nang dalhin ang bansa sa gitna ng international karting scene. Second place si Go sa FIA Karting Academy Trophy sa Genk, Belgium noong May 2022. Siya rin ang unang Pinoy na umakyat sa podium ng prestihiyosong WSK Euro Series matapos makuha ang ikatlong pwesto sa unang yugto ng OKA Junior Category na ginanap sa Circuito South Garda Karting sa Lonato, Lombardia sa Italy noong July 2022. 70 iba pang riders mula sa iba't ibang bansa ang nakalaban niya. Ang tagumpay ni Go, ipinagmamalaki ng bansa dahil siya ang kauna-unahang Pinoy sa kasaysayan ng FIA Karting Academy Trophy na pasok sa Academy Podium bilang isa sa 50 racers mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Go, natubong Guadalupe, Cebu City, nakahiligan na niya ang karting simula noong 2 gulang pa lang siya dahil palagi siyang dinadala ng kanyang ama sa local track. It was one of my dreams to honestly get into a kart and drive it because I would see everyone at the age of 2 years old. Like, I was 2 years old watching the people race and I'm like, I want to do that. Suportado naman ang kanyang pamilya ang kanyang hilig sa racing at nakatutok sila sa kanyang mga laro sa pamamagitan ng live streaming. Ngayong taon, mas malaking hamon ang kanyang haharapin upang makamit ang inaasam ng lahat ng racers na makapasok sa Formula 1. Honestly, I would just never give up because giving up is the reason why we will never finish anything. So never give up, just continue what you're doing and do what you love. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 5,000 pamilya ang inilika sa Brooks Point sa Palawan. Kasunod ito ng walang patid na pag-ulan doon sa mga nakalipas na araw ayon sa ulat ng Super Radio Palawan. Nagdulot ng pagbaha sa ilang pangunahing kalsada at mga palayan. Mananatili muna sa evacuation center ang mga inilikas na residente. Patuloy ang rescue operation sa iba pang binahang lugar. Kuha naman po tayo ngayon ng update sa EDSA Bus Carousel. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Honey. February hanggang July. Ito yung pauna o yung initial na target na schedule ng LTFRB para dun sa pagbabalik muli ng EDSA Bus Carousel o yung libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Ito yung inanunsyo ngayong umaga ng LTFRB Chair Chofilo Guadis III. Kasunod yan ng kabigabilang kalituhan sa singil sa pasahe sa Bus Carousel. Ayon kay Guadis, depende pa rin daw siyempre kung may lalabas yung 1.4 billion pesos na pondo na nakalaan para sa service contracting program ngayong taon. Pero mas mainam daw na masimula na ulit ang libreng sakay sa susunod na buwan. Ang dagdag pa ni Guadis ngayon pa lang ay pinag-aaralan na nila kung paano makakakuha ng karagdagang pondo para ma-extend pa lampas ng July itong libreng sakay. Habang may bayad pa ang EDSA Bus Carousel ay nag-warning naman ang LTFRB sa bus operators na dapat ay susunod. Dapat sa susunod na linggo ay tugma na sa official fare matrix ng LTFRB ang singil sa mga bus. Batid naman daw ng LTFRB na maaaring may human error dyan, lalo pa matagal na panahon ding hindi raw naningil ang mga konduktor. Napansin din ng LTFRB na kung minsan ay umaabot sa 10 minutes ang waiting ng mga pasahero sa bus stop na walang dumadating na bus. Ayon kay Guadis, dahil sa 550 buses ang nakatoka sa EDSA Carousel, dapat daw ay kada 2 minuto ay may dumadating na bus. Ang paliwanag ng LTFRB, kulang ng 2% o 20% ang bus na dinedeploy ng dalawang kumpanya na miyembro ng consortium. Binigyan naman daw ng LTFRB ng hanggang sa darating na Miyerkules o next week para matupad yung 2 minutes na waiting time na yan. At kung hindi,
ay magdi-deploy daw ang LTFRB ng 50 buses o 50 na karagdagang mga bus mula sa mga kumpanya na hindi kasali sa consortium. Connie? Maraming salamat, Cedric Castillo. May hatid na extra K-League sa ARMY ang bagong release na creative portraits ni BTS member Suga with flowers at feathers pa siya sa kanyang ulo at leeg. Nang i-post ni Yoongi sa IG, top trending topic agad ito sa Twitter Philippines. May panawagan naman ang big hit music para sa ARMY. Huwag na munang magpadala ng mga regalo at mails para kay Jin na nasa military service ngayon. Sa dami daw kasi ng dumarating na regalo, nahihirapan na silang itago ang mga ito at yung iba, posible pang mawala. Sa halip, mag-iwan na lang daw ng mensahe sa Weverse gamit ang hashtag na Dear Jin from ARMY. In a relationship na si Super Junior member Shin Dong, kinumpirma yan ang kanyang agency nitong unang araw ng 2023. Non-celebrity raw ang karelasyon ni Shin Dong, pero hindi muna nila sinabi kung sino siya. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, dito pa rin po sa Quiapo Church, medyo makulimlim na ulit. Pero kanina ay matindi yung tirik ng araw, kaya at marami yung naglabas ng kanilang mga payong para hindi naman na mainitan. Bawal yan kapag pagdating ng Sabado at Linggo, pero kanina ay pinayagan pa. Pero nga, sa Linggo at sa Sabado ay bawal nang magdala ng mga payong. Bawal din po yung backpack. Hindi rin daw kailangang magyapak yung ating mga kababayan na gustong sumama doon sa Walk of Faith. Samantala, paalala po ng Manila LGU, may liquor ban na ipatutupad sa Linggo sa lungsod dito po sa Maynila mula bukas, January 7 hanggang sa January 9. Suspended rin ang klase sa lahat ng antas sa trabaho sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa araw naman po ng Lunes. Ayon po yan kay Mayor Hani Lapuna Pangan. Libo-libo po natin kababayan ang nagpapatotoo sa biyayang hatid ng itim na Nazareno. Makikita rin ang malalim na pananampalataya ng mga debotong nagtutungo roon sa Quiapo Church at sa iba pang mga aktibidad nito. Kaya tinanong po namin ang mga manonood kung ano ang kanilang ipinagdarasal sa itim na Nazareno. Sagot ni Jen, magkasunod o magkasundo na raw ang bawat isa, lalo na ang mga pamilyang nagkaroon ng gusot. Hiling naman ni Daniel ang mabuting kalusugan ng kanyang mga anak at bagong bahay at trabaho. Ang panalangin naman ni Fershan, maayos na ekonomiya at ang matulungan ng bawat Pilipino sa pag-unlad. Para kay Cassie naman, ang pagkaumakarao sa araw-araw at mga biyaya para makatulong din siya sa ibang nangangailangan. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan. Bisitahin po ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungilingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Live mula rito sa Quiapo Church, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.